guys. Good afternoon. Meron akong i-share sa inyo na masarap na merienda. Okay, so bago natin simulan yan, ipapakilala ko muna sa inyo ang mga gagamitin natin para sa paggawa ng merienda. So, ito ay corned beef yung ihahalo natin. So, ito yung mga kailangan natin sa paggawa. So, kailangan natin ng chopping board, tinidor, wood rolling pin, and then kutsilyo. Okay, ano-ano nga ba yung mga kailangan natin sa mga ingredients na kailangan natin sa para sa paggawa ng merienda natin ngayong hapon ito. Okay, so una-una dapat meron tayo bread. So ito yung bread, loaf bread. So dapat yung kailangan natin yung medyo malaki-laki. Okay, sunod natin yung pineapple chunk. So kailangan natin ng pineapple chunk. Then, kailangan natin ng bread crumbs. And then, itlog. Kahit dalawa lang okay na siya. Then, cheese. Kailangan natin ng cheese. Then, ito yung pinaka-specialty natin yung corned beef. So, ito lang guys yung mga kailangan natin sa paggawa. So, simulan natin yung paggawa. So, guys, hiwain muna natin yung mga gilid ng loaf bread. Kailangan matanggal natin yung mga gilid niya kasi medyo matigas po. So, piliin nyo yung bread knife na medyo matalas naman para mas maganda. Tatanggalin natin yung mga gilid na. Then, pagkatapos natin tanggalin yung mga gilid, gumamit tayo ng ito na, nahiwa na natin yung mga gilid niya. Then, gamit tayo ng rolling pin. So, siguraduhin nyo malinis yung mga kamay nyo sa paggawa. Okay. Yan. Ipa-flat natin yung bread gamit ang rolling pin. So guys, pagkatapos natin itong gawin, ihalo natin yung lagyan natin ng corned beef. Pagkatapos natin lagyan ng corned beef, lagyan natin ng cheese sa ibabaw. Okay, pagkatapos lagyan natin ng pineapple chunk. So lagyan natin ng pineapple chunk para mas masarap yung gagawin natin. So, pagkatapos niyan, guys, itutupin natin yung tinapay. Ayan, guys, naitupin na natin. Okay, guys. Alam niyo yung video na to, napanood ko lang doon sa corned beef recipe, pero sinamahan ko na siya ng pineapple chunk kasi mas masarap siya kapag may pineapple chunk na gagamitin. So ito the best talaga to sa pangpamilyang merienda. Si bukod sa mura lang siya, masarap pa. So guys, nakagawa tayo ng 20 pieces ng pang merienda. Ito na po yun.
So, ayan po, magpapakulo po tayo ng mantika. Antayan natin na humulo ito.